Rico Street, Mangahan, Pasig City, kung saan in-invite tayo ng isang laundry shop owner dito sa Mama Papa Laundry. Nag-message mismo yung owner sa atin para mag-purchase ng mga products. At the same time, ituturo natin sa kanila ang procedure kung paano mag-dry cleaning. So tara, punta tayo sa loob. Samahan nyo kami. Dito yung mga machines nila kung saan nagdi-DIY laundry sila dito. At the same time, nagpo-full service din sila. And ngayon, gusto naman nilang magkaroon ng dry cleaning dito sa kanilang laundry shop dahil balita nga namin is walang masyadong nagda-dry cleaning dito sa area nila. So ngayon, tuturo natin sa kanila kung paano yung tamang procedure. So tara, simulan na natin. And keep on watching para matuto rin kayo. And next time, pwede nyo rin kami invite sa mga laundry shop nyo. Ito nga pala yung mga pinurchase nila sa atin. Isa sila sa mga nakanood sa atin mismo sa YouTube channel na sabonfactory. Gusto nilang matuto din ng dry cleaning dito sa kanilang laundry shop. Ito yung mga pinurchase nila. Mag-purchase sila sa atin ng liquid laundry for wet dry cleaning and finishing spray, bleach, and meron din silang pinurchase sa atin na dry cleaning fluid mismo. Kasama natin si Ma'am Edeline. Officer in charge dito sa Mama Papa Laundry Shop. And ma'am, can you introduce yourself? Ako nga pala yung manager nila, si Ms. Edeline po. So, ayun po. Ma'am, gano'n na po katagal itong Mama Papa Laundry Shop nyo? Ano na po siya, about 3 years na po nung laundry. Matagal na rin po pala. So, naabutan nyo yung pandemic? Yes po. Actually po, during pandemic po kami nag-start talaga. Oh, talaga? And then? Dun po, medyo challenging po siya kasi nga yung mga customer namin medyo ano sa COVID, di ba? Yes. Gusto nila na dapat malinis, dapat naka-full suit yung mga tao. Yes. Masilent sila kasi nga baka magkaroon sila ng COVID. Yes, virus. Ayun po, dun that time, medyo onti lang talaga yung ano namin nun. Yung nagpapa-laundry. Yes po. Onti lang talaga. Kasi tapos, talagang sarado ang ekonomiya natin nun. Medyo babang-baba din po kami. Pero hindi namin pinili na magbagsak yung ano namin. Pinili namin na iamon lang. Yes. Okay. And nakita nga po namin dito na marami kayong mga tauhan. So, maganda po kasi nakakatulong din po kayo sa mga tao, no? Actually, may ibang branch po. Meron na po. Wow, sa loob ng 3 years, nakapag-expand na po pala kayo. Yes. Nakakatuwa naman po. And congratulations po. Thank you po. At sana ma-inspire din yung mga, ano natin, mga viewers natin, na huwag sumuko sa kanilang mga negosyo. Magpatuloy lang kayo kahit gano'ng kahirap. Kasi sila nga po, di ba, nagawa nilang makasurvive during pandemic. What more pa kaya ngayon? Shop dito, sa iba pang mga lugar. Ano po yung may offer niyo sa mga client niyo na meron sa inyo na wala sa iba? Ang kagandahan lang po kasi namin is pagkadating po ng ng customer or yung may rider po kami, pagkadating po sa kanila is tinitimbang po namin. Tapos sinasabi po namin sa customer kung ilang kilos or ilang loads po siya. After nun, kapag na-confirm po namin, binibilang po namin. Para in case na magreklamo sila na nawalan sila ng ganito or ganyan, may process po kaming masasabi na yun na po talaga yung pinadala nila. Opo. Kumbaga, chinecheck nyo talagang mabuti, no? Yes po. Step by step. So, ayun, Ma'am Edeline, ano po pala yung mga machine na ginagamit nyo dito? Ito naman po, LG po kasi yung tawag nila dito, eh. LG machine. Ito po, LG commercial dryer or commercial washer. Ito po, nasa baba, ito po yung washer namin. Tapos, ito po. Ito po yung dito po yung detergent. Sa detergent naman po namin, about liquid po. Kasi kapag powder, hindi po kasi kami tumatanggap ng powder. Mm. Tapos dito naman po yung fabric po, conditioner. Tapos yung ano naman po, bleach po. Bleach. Ilalagay lang po yun. Opo, ayun po.
pala. Ayun, eto po, hindi pa po pala na the dryer. Kaya, hindi the dryer na. Tapos ito naman po yung sa filter namin. Ayan, eto po, nililinis po talaga yan. Opo. Nabrush nyo po. Opo. Na mawala yung mga alikabok. Tapos kapag nag-dryer naman kami, hanggang 30 minutes lang po. Kasi usually kapag ang dati po kasi namin ginagawa is 40 minutes. Tapos napag-aralan namin na kapag diretsong 40, may mga parts na basa, tapos mga umo, ganun po. Hindi naman po siya nag-aamoy sunog? Hindi naman po. Depende po kasi yun sa mga nade-dryer. Okay. Compare kung mga ano po, unan, ay yung ano ng unan. Opo, yung pillow case. Opo. 10-10 lang po siya kasi in case po masunog, makabayaran po ng laundry. May mga pagkakataon po ba na gano'n? Nakapag-bayad kayo dahil nasunog yung damit? Wala naman po. Pero may case po kami nun. Pero sinasabihin po namin na yung customer na masisira po siya. Hindi po sagutin ng laundry yun. Yung may mga customer na igaw nyo lang po. Kapag nasira po, hindi na po namin sagutin. So maganda po yung may magal kayo. So ayun mga ka-energy, at least alam nyo may mga gano'ng pagkakataon. Diba? Para prepare din kayo. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang. So ayun po. Tapos start lang po. Tapos yun na yun. Mag-wait na lang po kayo ng 30 minutes, then tsaka na po itutupi yung lalagay sa plastic. Yes po. Sabi nyo nga po, nag-DIY kayo dito, tapos nag-full service kayo. Kasi itong pag-machine nyo, pang-DIY po ito, di ba? So, ano po yung mas malakas sa inyo? Full service or DIY? Puro ano na siya, full service kasi, yun nga po, aware pa sila sa COVID, ayaw nila magkipag-interact sa ibang tao. Yes, sa ibang tao. Kaya, pinu-full service na lang nila. Napakarami na natin napag-usapan, no? And I'm sure natutuwa yung mga clients natin na na-interdate sila. At the same time, minalalaman sila about sa laundry. And, okay, proceed na tayo sa dry cleaning, ma'am. Sige po. Ngayon, ma'am, ituturo na po namin sa inyo yung pag-proceed ng dry cleaning and wet dry cleaning para, yun nga po, mas marami pa kayong i-offer na service sa mga clients nyo. So, tara! Sige po. Nila kung paano yung pag-proceed sa wet dry cleaning kasama yung barong natin, ayan. So ayun po mga ma'am, yung sa barong natin, syempre pag magpapadry cleaning, umuna nyo pong gagawin pagpasok ng client nyo, and syempre sasabihin nyo yung magpapadry cleaning, so, dala-dala nila yung item. So ito, limbawa yung barong, i-check nyo yung mga botones, ayan, number one, kung kamusta, kung bibitaw na ba siya tulad niya, charot. Syempre may kamahalan niya ng mga school. So pag na-damage mismo na kayo yung naglabaw, maaaring pabayaran pa nila sa inyo. Syempre hindi natin gusto mangyari yun dahil kaya nga tayo nag-offer ng ganito is para kumita tayo. So ayan, number one, i-check nyo lahat. Ultimo yung mga ganyan detail. Ito important to. Kasi ito yung kailangan nyo iingatan pag naglada pa kayo kasi para hindi siya umangat-angat. So, kailangan maganda maging presentable siya. Yan, yung mga botones, number one yan. Yung, ayan, yung bandang collar, ayan. Tapos, check nyo po talaga siya kung may mga may butas ba. Sa lahat po, i-check nyo. Sa mga stain, ganun din po. Para makita po mismo ng client nyo kung kamusta yung, ano niya, yung dinala niya yung nung time na nagpalabas siya. Then, gagamitin natin itong liquid laundry dry cleaning detergent. Ayan, Dandy scent din dahil Dandy yung ating bestseller. Kailangan natin kumuha ng patya. Ayan. Yung gagawin po natin is yung manual procedure, no? Para sa wet dry cleaning. Siyempre, kailangan din natin ng tubig para malaban natin siya. Para lang po kayo naglalaban ng mga ordinary yung damit, pero kailangan lang nito ng mas maingat na paglalaba kasi barong po yung lalaban natin. Individual po pala yung paglalaba nito kasi syempre iba yung dumi nito sa dumi ng ibang mga barong o gown. Halimbawa, katulad nito, sobrang dumi. Tapos yung isang pinag-dry cleaning, wet dry cleaning sa inyo, maputi-puti. Paano kung mahawa siya kasing dumi, maging kasing dumi nito? Imbis na malinis, para silang maging worse. So, ayun nga po, kaya kailangan individual po yung paglalaba. So, ito, buksan na po natin. Itong liquid laundry detergent natin is for wet dry cleaning to. So, pang barong siya. Magkaiba po yung sa
suot na for dry cleaning fluid sa wet dry cleaning. Itong wet dry cleaning natin na liquid laundry dry cleaning detergent is hindi flammable. And ang nakakatuwa pa nito, pwede nyo rin siyang gamitin sa mga damit na pang araw-araw. Yan, sa mga damit natin ngayon. Hindi lang siya for baro, pwede nyo rin siyang gamitin sa damit nyo sa bahay. So dito, isa lang naman yung lalaban natin at katamtaman lang yung tubig na nilagay natin dito sa batya. Pwede na natin gamitin itong takip pang sukat. At sobrang mabula ito ha. At dagdagan lang din natin para ano, para mas mag-effective din siya. Yun, number one, huwag po kayong manghihinayang sa sabon dahil kailangan yun, pag-individual. Kasi iba po ginagawa yata nila is pagtapos nilang laban to gagamitin ulit nila yung pinaglabahan sa ibang barong. So, ayun po. Kakanawin lang po natin siya para po bumula rin. Kaya rin po natin siya kinakanaw is para hindi lang bumula, kundi para yung sabon is kumalat kasi nga po, concentrated po yung sabon natin. So, ito. Ilalagay na po natin siya. Bababad lang po natin. And, ayun. Kaya nga po ko nang brush sa inyo kanina. Kasi syempre, yung mga, lahat naman po ng damit, hindi naman po yan basta-basta lilinis lang or matatanggal yung stain kung ibababad lang natin siya. Although mababawasan yung dumi niya, yung alikabok niya, pero may mga naiiwan pa rin stain dyan na kailangan natin gamitan ng, you know, kailangan natin i-brush. Kaya humingi po ako sa inyo ng brush or toothbrush. Pwede nyo rin pong gamitin ito. Basta po yung gagamitin yung toothbrush o pang brush is yung soft bristle siya. Yun, para, you know, hindi ma-damage yung baron. So, ayan. I-brush lang natin. Usually kasi yung mga dumi nandito sa collar. So, ibabrush lang natin siya ng dahan-dahan. Yung sakto lang. Yung alam nyo, hindi rin masisira yung damit. Tsaka at the same time, malilinis. Ganun lang po. Pwede nyo rin pong dagdagan din ng sabon kung para mas masatisfy din po kayo. So, ayan. Lagay natin dito sa takip. Magdadagdag lang tayo ng konti para sa dito sa collar mismo. Para mas ayan. Kung may makapal na alikabok, mas maganda po talagang gagawin niya. Oh. So, kailangan actually po sobrang lakasan. Yung tama lang po. Yung malilinis, kung hindi madadami. Alam niyo naman din po yung tama po pag brush mo na. Next, dito rin sa dulo ng sa kamay. Ayan. Babrush nyo rin yan kasi usually, ayan, katulad niyan. Nandiyan yung mga, naiipon yung mga alikabok, yung mga matitinding dumi. Diba? So, and after nyan, syempre, naibrush nyo na lahat, lahat ng mga maduduming area. Ipapapat yun na lang po siya for 30 minutes to 1 hour. So, ayan. Isasok nyo lang po. And, ang tamang tubig po talaga nito is, let's say, hanggang dito, yung talagang lahat po mabababad. Ah. Opo, ayan. For sample lang po yung ginagawa natin ngayon. Pero, dapat po ang tamang tubig niyan is, let's say, hanggang dito. Para talagang babad na babad siya. Hindi po talaga pwedeng pusutin yung mga ganitong damit. Kasi, madadamage po, lalo na yung mga ganitong area. So, ang gagawin natin, bibigabigayin nyo lang po siya nung, you know, dahan-dahan. Ayan, ganyan. Nakikita nyo, mga ma'am, may hawak tayo ditong suit kung saan
katulad nung ginawa natin kanina, i-check din natin siya sa mismong harap ng client pagdating dito. I-check natin lahat yung kung ano, kung may mga damages pa, yung botones, number one, especially, ayan, lahat, kung may butas, may mga stain, and, ayun. And, paano nyo pa malalaman kung fit siya for dry cleaning fluid? Kasi nga, di ba pong tinuturo natin dito is dalawang klase. For dry, wet dry cleaning and dry cleaning talaga. Yung, kasi yung isa wet dry cleaning, as you can see, nilabhan, di ba, binasa. Ito kasi hindi natin siya lalaban ng ganung same way. So, iba to. Talagang dry lang siya, literal. Yung ito po kasing ginagamit na to is sobrang fast siyang matuyo. Sobra. So, okay. Paano nyo po malalaman kung para siya sa ganung procedure? Sa usually niya, may makita kayong tag sa loob. And kung paano kayo mag-i-start, syempre, unang-una, ititest nyo muna siya kung, para, kung hindi ba siya magkakaroon ng side effect while using this. And para ma-check nyo siya na hindi nadadamage yung suit, sa loob nyo po siya i-check para, you know, kung magkaroon man ng side effect or damage, nasa loob lang, may kita sa labas. So, ayan, i-spray natin siya. So, okay, pag-spray nyo, kung wala naman po siyang naging masamang epekto, ibig sabihin, pwede siyang gamitin dito. So, okay, magpo-proceed na tayo. Ganun lang po yung gagawin nyo. Unang-una, syempre, yung di ba nagpapadrating, gusto ko sila maging malinis yung mga suit nila, or barong nila. So, ito, iba yung way nito kung paano siya i-linisin. Kasi hindi naman siya nilalaban na sinaano sa tubig eh. Binababad eh. So, kailangan meron po tayo mga lint remover. May ganun po ba kayo? Wala. So, yung ano po, yung gagamitin po natin siya for improvise is yung tape. So, may tawa. Ito, may tape tayo dito. Nakikita niyo naman po may mga lint siya, diba? Kung gagamit po kayo ng tape, mas maganda po yung mas malaki naman po yung gamitin niyo para po hindi mahirap. Opo, packaging tape yung gamitin niyo. Ayan, para matanggal po yung mga himulmol. Ayan. Napapansin nyo, natatanggal naman po siya. And paulit-ulitin nyo lang po hanggat sa mawala po yung mga himulmol. Tapos kapag hindi na dumidikit, it means, ano nyo, napalitan nyo na. So, ayun mga ka-energy, dito sa suit natin, hindi lang siya basta-basta mag-i-spray ka ng dry cleaning fluid. Kasi, as you can see, may mga, eto katulad dito, may mga botones po kasi na sobrang sensitive. Ayun, may mga botones talaga na sensitive. Kaya, ang dapat nyong gawin doon para hindi siya mabasa ng dry cleaning fluid is maglalagay kayo or tatakpan nyo siya ng foil. Or yung talagang pwede itakip na hindi siya ma-i-sprayan nung chemical para hindi siya mangitim or masira, ma-damage. Tulad nitong barong na to, special yung ano niya, yung botones niya. So, pag ganyan, nakikita niya yan, tatakpan niya yan. Para hindi siya malusaw, at hindi siya mangitim, hindi ma-damage. So, ayun lang mga ka-energy. So, ayun, after ng lint remover, gagamitin na natin siya, syempre, yung ating dry cleaning fluid. So, kapag gagawin niyo po yung dry cleaning fluid, dry cleaning procedure using this dry cleaning fluid, flammable po kasi ito. Kaya kailangan kung gagawin nyo siya, walang mag-iossi, walang nakabukas na dryer, walang nagluluto. Mas maganda po kung sa open space area nyo po siya gagawin para talagang safe. Diba? Safety first po. So, let's say nakahang po siya. Ayan. I-spray nyo lang. Tapos, syempre, sa loob din po, ha? Sa loob.
Papalikta rin nyo, syempre. So, ayun mga ka-energy, dahil okay na and alam na rin nila ma'am kung paano mag-proceed dito sa dry cleaning fluid sa suit. Magpo-proceed na ulit tayo sa wet dry cleaning natin na barong. Babalikan na natin siya. Okay na po siya. Nababad na po natin siya ng 30 minutes to 1 hour. Dahan-dahan na lang po natin siyang i-tiga-tigain. Para, ayan, may kita niya na brown na yung tubig na it means na tanggal talaga yung mga, ano, yung mga, tsaka, di ba, nag-lighten siya. Kanina sobrang, ano, ito eh. Napanlawan lang natin siya ng 2 to 3 times. Normal na banlaw lang. Para kang maglalaban ng normal na gamit sa bahay. So, ayan. Dahil bawal nga siyang kusutin, ganun lang din yung gagawin nyo. Kaya angat nyo lang siya ng ganyan. Let's see. Tapos, saka nyo siya pipiga-pigain. Para malaglag yung mga alikabok, mga dumi. Papanlawan nyo lang po siya until mawala po yung mga bula. And sa tingin nyo okay na siya. So ayan, banlaw-banlaw lang. So ayan mga ma'am, ano po yung mga una nyo napansin dito sa ating ginagawa? Nag-light po siya ng maayos naman po. Tapos, bumalik yung kulay niya na yung pagkabarong niya. Bumalik. Ayun po, nabawasan po yung ano niya, dumi niya. Lalong luminis po at malino yung damit po. Kasi, mapapansin nyo kanina talagang ano siya, no? Dark brown na siya. So, at least ito, nakita nyo na talagang concentrated yung sabon na ginagamit natin for wet dry cleaning. So, ganun talaga, para lang kayo nagpabalaw ng damit, pika-pikain nyo lang po, and pahanlawan nyo po siya until mawala na po yung mga bula. So, halimbawa, okay na siya, di ba? So, ayun, mga ka-energy and mga ma'am, ayun, isasampay nyo lang din siya, tapos hihintayin nyo lang din siyang matuyo. Let's say, ayan, kailangan naka-straight yan lahat. Para kapag, you know, hindi masyadong lukot, di ba? Papagpag ko lang po, ah. So, eh, di ba, nabasa kayo? Tapos, ayun na po, isasampay nyo na po siya. Dahil, halimbawa, tuyo na, mga ma'am. Yan, mga ka-energy. Halimbawa, tuyo na siya. So, ayun, mga ka-energy, and yun, mga ma'am, pwede nyo na po wala siyang gamitan ng flat iron, pero kailangan naka, ano lang siya, low heat lang. Let's say, number one lang, ganyan. Para hindi rin masunog kasi sensitive po to. Maaaring kapag masunog agad. So, kasi mapapansin, iba naman po talaga yung tela niya, lalo na dito sa mga part na to. Ayan, sa mga buto. Para talagang ma-ano siya, ma-flat siyang maigi. So, ayun, ganun, katuloy niya, okay na po siya, malinis na, na-iron niya na. So, ayan, gumamit lang tayo ng normal na plastic, tapos ginupit lang natin dito. Tapos, ipapasok lang po natin dito sa loob. Siyempre, kailangan niya i-ano niya yan, butonis. Ibubutonis niyo para talagang presentable po siya pag nakano sa client niyo. Iiwasan natin maalikabukan siya ulit habang inihintay yung client. So, ayan, ganyan lang siya. So, ganyan na yung itsura niya. And pwede nyo na siyang ihang kung may hang kayo dito. Yan. Kaya kailangan nyo maglagay ng hangpanagal. Ang hang. Tapos ayan na. Tiyan! Okay na. Pwede na siyang kunin ng client. So ayan. Kamusta naman po yung ano? May natutunan naman po ba kayo sa mga ginawa natin? Yes po. Malino naman po. Ako malino naman. So ayan. Mga ka-energy, no? As you can see, may mga client din na nagpapalaban ng kanilang mga socks. And yung best way na gagawin natin para hindi siya naka-bulky sa lalagyan, yung plastic ng laundry, may tamang pagtutupi po kasi talaga ng socks. So, ganito siya. Ituturo namin sa inyo kung paano. So, ayan, tinanggalan natin. Ayan. Ang gagawin lang natin is ipa-flatten lang natin siya ng maayos. Alam niyo yung itsura niya pag bagong bili? Ganon. Tapos, so, eto mga ka-energy. Ayan. So, ayan. Tapos,
Ito, ibabaliktad lang natin siya ng paganyan. So, mas flat na siya tignan. So, hindi na siya mag-babalki sa lalagyan ng plastic ng laundry. So, ayan. Pwede na natin siyang ilagay dito. So, ayan. May bago kayong natutunan ngayon, di ba? So, ganun gawin niyo rin yan, ha? Okay, na lang po namin siya para mag-sasya. So, ayan mga ka-energy. Yung pinapakita ni ma'am is yung about sa kapag sobrang daming mga damit na pinalabhan, nakita naman 'di ba na kung paano niya pinlastic. Kapag binuhat siya, may possibility na mahati. So ayan, tatanggalin po natin sa plastic ulit. Okay. So ayan mga ka-energy, nakita niyo naman na ang hirap niyang buhatin kapag ganun yung mangyayari kasi may tendency na mabutas yung plastic, malaglag yung damit, syempre madudumihan. So, ngayon tuturo namin sa inyo kung paano yung tamang procedure para hindi siya mahati kahit na sobrang dami ng damit. So, ganito po yung itsura niya. Halimbawa, ganyan. Kasi yung ginawa natin kanina is nakaganyan lang siya tsaka pinlastic. So, yung tamang gawin is kailangan ipatong nyo ng ganyan. Tapos, ulit-ulitin nyo lang na talagang paano kadikit sila at the same time. Tapos, ayan. So, on, paulit-ulit. Yan, ganyan, mag-overlap. Tapos, pag inanin natin siya, hindi na siya humahati. So, ganun yung dapat na gawin. Mas matibay na siya, and hindi na, wala nang pagkabutas na mga gaganap dito. So, tapos syempre, ilalagay niya pa po ng tape yan, diba? So, ayun po. So, yun mga ka-energy, isang araw na naman ang napuntahan natin sa client. And yun, baka next time kayo na yung aming susunod na magpuntahan. So, sa mga laundry shop dyan na gustong mag-proceed ng training and matry yung mga products namin, just visit our social media account, sabonfactory main, SF main, and visit nyo rin kami sa Shopee or comment down below. Baka kayo na yung susunod namin na magpuntahan. So, yun, dito na natin tatapusin to. Paalam! Sabon Factory, with shine, excited, kalidad. Sabon Factory, with shine, excited, presyong pangmahal.